I'm EZRAH RAYA reporting on the hottest issues and the biggest stories. This is the Manila Times. President Bongbong Marcos has concluded his second State of the Nation address, and some sectors are outraged for not being included in the president's SONA. Jeepney drivers' groups were not mentioned, despite holding their transport rally or Tigil Pasada on the very same day. Here with us is Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas, LTOP National President Orlando Marquez. Welcome to the Manila Times, sir. Sir, kakatapos lang po ng State of the Nation address ng Pangulo ng kanyang ikalawang SONA, pero hindi po nabanggit ang ating mga jeepney drivers. Ano po ang reaksyon ninyo? Kami, hindi kami nagsisentimiento ito o nung ganun, dahil nga kami ay meron naman kaming mga kagaya ng mga ayuda ng subsidy para doon sa equity ng pagbili ng mga modernization ay tinaasan pa niya yung aming equity na dati 160,000, ngayon ay ginawa na niya ngayon na 360,000. So malaking bagay sa amin. Kaya kami, unang-una yung tinatrabaho naman ni Secretary Bautista, ay kinakausap naman po kami, ma'am. Kaya panatag ang loob natin, banggitin niya o hindi. Basta ang importante, yung para sa pangkalahatan sa bayan, ay yun po yung madinig namin. At kami naman po, dahil inaasikaso naman po ang ating sekretary, ang mga problema namin, kasama po si Chairman Guadis ng LTFRB, kaya kami hindi kami nagsisentimiento sa mga ganong bagay. At darating din siguro ng araw, nahaharapin kami ng ating Pangulong BBM. At ako po bilang taga-suporta sa kanya, ay napakalaking bagay na po na una yung ekonomiya, lalong-lalo na sa agrikultura. Kaya yun pong hindi nabanggit ng ating Pangulo tungkol sa aming hanay sa transportasyon, eh ako po ay nananawagan sa aming hanay na ang importante para sa amin, ma'am, ano, ay yung pong benepisyo at yung departamento na nakakasakop sa amin ay binibigyan naman po kami ng luwag at sinusunod naman po ang mga napag-uusapan na benepisyo para sa transportasyon para ma-deliver naman namin yung kagandahan at lalong gaganda ang ating public transport po. Sir, paano naman po yung jeepney phase out, sir? Yung pintuan ng ating jeep kasi ho ay nandoon sa puwit na ang tawag ng mga international engineer ay nasa suicide door ang lugar ng ating pintuan. Kaya yung tinatawag na safe side door dapat po ay ayusin natin na ngayon po ay naglabas na po ako sa jeep sa Makati po matagal na, almost 24 years na po ngayon yung aking air condition na jeep na sumunod po ako doon sa tinatawag na Philippine National Standard na ang pintuan ay nasa tagiliran. Ang ating ang ating tao na sumasakay ay nakakapaglakad doon sa loob at front facing. At ito po ay sinabi na rin po ng ating sekretaryo na maliwanag na yung mga jeep na magaganda pa basta idaan sa MBIC na makasunod sa compliance, lalo yun na sa Euro 4 compliance, ma'am, ano, ay pwede pang irehistro. Yan po yung sabi ng ating Secretary Bautista at saka si Chairman Guadis. In a phone interview, Manibela National President Mar Valbuena and the leader of the three-day Tigil Pasada or transport strike said that they are gravely disappointed at the president's disregard of jeepney drivers and the public transport sector as a whole in this year's SONA. Valbuena added that this shows that there are underlying problems that need to be addressed within the sector.